Sinindrilan de Deplora itu po sila. So, close po. Close up po. Ayan, tumutubo lang sila kahit saan. Dito po ako ng mga sila sa lilim po ng mangga. Ito po dito marami po. Ayan po. Diyan ang mga sinendrila. Hello, good morning guys. Ito po papakita natin ang isang pagkain ng rabbit na tinatawag na Sinedrilla nodiflora. So ay ginagamit na pang tulong sa pag-fertilize ng mga rabbit na ating breed. So ito po, papakain natin sa ating mga rabbit na every breed kasi kawalay na sila ng 1 week. So 3 days na lang ay ano natin sila, every breed. So ito yung papakain natin. So hinugasan muna natin, tapos sinandry ng konti, tapos air dry natin. Tapos mamaya papakain natin ito. So matagal ko nang hinanap nung itong halaman na to. Dito ko pala matatagpuan sa malapit sa amin. Ayan po. So ito po yung Sinedrilla nodiflora. Ayan. Ito yung iba, pinapaano pa natin. Pinapatuyo ng konti. Tapos air dry. So maya maya ay ano natin ito, papa kain. So ito yung ano na napitas natin ng mga kuha nating Sinedrilla nodiflora. So binilad muna natin sa araw, mamaya ipapakain natin ito. Ito namang damo na ito ay dalawa yung purpose. Ginagawa natin itong bidding sa mga wanak at pinapakain sa mga maliliit na kids. Tutuyuin natin ito ng mabuti. So ito ay pagtuyo na sa lang sila, hindi ba siya, so pwede na natin itong pakain na fresh. Pero binibilag ko muna sa araw, sigurado wala nang basa-basa na ano lang hamog. Okay. So paano ba pinapakain ito? Check muna natin, baka merong mga insekto pa dyan. Paano ba natin ipapakain ito? So yung pagpapakain, isang ganito lang sa bawat rabbit, handful of this yan, mga langgan. So tingnan natin yung bago ipakain, siguro walang insekto, walang uod, walang higad. So ito na guys, ito yung mga papakainin natin. Ito yung mga buntis. Ito yung papakainin natin. Pati ito, si Chiska, si Kayla, si Koro, at saka si Patpat, si Koro, si Kayla, si Chiska. Andong pa sa likod na isa si ito nga pala sila. Ito yung mga papakainin natin. Ito si Blancas, si Cain,
si EQ3. Oh, tinatawag ito nila si Alita. Si Q3 yung ano natin, tag number dito. Ang San Charlie. Tsaka, ito. Tsaka, yan. Pero kumakain din ito ang mga malaking habit. So, halos silang lahat kumakain pati itong mga nagpapadidi. Kumakain. Pero unahin natin yung mga buntis. Isang ganito para kay Kayla. Ayan, Kayla girl. Dito ka, Kayla girl. Ayan, kain agad siya. Ay, cheese ka. So, halalang natin yun dyan. Para kay Kuro. Para kay Patpat. So sarap na sarap Leta. Si Alita. Ayan, para kay Alita. Ito mga girl. Ayan, kainin na natin sila. Para kay Bella. Yan, si Mino. Para kay Blake. So si Blake is under condition. So kukondisyon natin sila para pag bumad naman ang balik na yung body weight na ay level break natin. So yan. So isa di ay ito yung isang ano ko yung ginagamit para sa pagkukondisyon ng rabbit na i-breed mga doe. Ay bago natin i-breed, pinapakain na sila ng sinidrilla. So sa una hindi ko ito kasi na breeding ay hindi ko sila napakain. Maulan kasi. So feeds lang kaya yung resulta 5-5 lang. So magandang pinapakain nito is buhay lahat yung mga kids. Yung mga nagpapadidi ay pinapakain ko na rin ito kasi mataas ang crude protein nito, 20%. Yan. Wala na yung mga kids kumain yan. Bagong panganak si Butchay. Si Butchay, dalawa lang yung inanak pero sa kanya natin pinadap lahat ng mga kids. Yung lima na kids ni Blake inilagay natin sa kanya kasi siya yung malaki, marami yung gatas niya at saka napapadidi niya lahat ng busog ng mapipintog yung mga kids niya. So hanggang sa busog. So ito yung pinapadidi niya na kids. So yung dalawa niya at lima ni Blake. So yung mga malalaki dyan, malalaki dyan sa kanya yung dalawa, isang pulon at saka isang butin. Malaki talaga yung timbang ng mga kids yung dalawa lang. Dito sa kabila ay ano din waiting. So ito dito tapos na daw itong si Taro ay blue yung kabilang mata niya. Yan, blue. So Vienna Jig carrier siya. So yung kabila niya hindi parehas yung mata.
may kulay yung kabila. So ayan guys, hopefully makatulong tayo sa information. So batay sa experience natin, pag pinapakain ito siya, pag pinapakain natin, mostly apat lang yung anak niya, lima. Pero pag pinapakain natin siya, sa general, nagiging pito yung anak niya. So, yan. So, sila ay lumarami yung anak pag pinapakain natin ng Cerebrilla. So, yung si Cayenne ay 10. 10 yung anak nun. Okay, so dito na lang tayo guys. Thanks for watching. If you are new to my channel, please do like, subscribe, share, and comment. Salamat sa panonood.